Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito muli ang isa na namang kasaysayan na aming ihahandog sa inyo sa linggong ito. Mga kaibigan, narito po ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Benny dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin ninyo ako sa pangalang Benny. 28 taong gulang ngayon. At nais ko rin ibahagi ang aking karanasan sa pag-ibig. Sisimulan ko ang nangyari noong ako ay binata pa. 24 na taong gulang ako noon. Oh, pare. May pupuntan tayo mga mayang gabi, ha? Pwede bang samahan mo ako? Ha? Eh, saan mo naman ako isasama? Eh, baka may inuman dyan, pare, ha? Medyo may iiwas muna ako. Hindi ako sanay kasing uminom. Huwag kang mag-alala, pare. Walang inuman doon. Kundi, inimbita ko ng pinsan ko na umatin sa ikakasal. At may sayawan, pare. Kaya pupunta tayo. Baka may makilala tayong chicks doon. Ano? Parang gusto mo nang manligaw, ha? At hindi mo na gusto na ako ang kasama mo. Hindi mangyayari yan, pare. Ikaw yata ang best friend ko. At wala kang kapalit. Kasama pa rin kita sa lakaran. At hindi kita iiwan. Talaga lang, ha? O, sige, payag na ako. Sana may makilala tayo na maging kaibigan natin. Para madagdagan naman tayo. At maging masayang grupo natin para hindi tayo ma-chismis. Ano? Bakit? Ano bang chismis na yan, pare? Sabi mo naman sa akin, ha? Para alam ko naman. At may pagtangkol kong sarili ko. Huwag mo nang pansinin yun, pare. Total, hindi naman totoo, eh. Kaya di raw tayo naniligaw. Dahil sa bakla raw tayo. Ano? Ay, nako. Ang mga mantis talaga, oh. Wala nang ginawa kundi pansin ng buhay na may buhay. Ah, sige, pare. Dala na kita mamaya ng gabi. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Friend? O ano? Wala na ba tayong dadaluhan na sayawan para malibang naman tayo? Meron nga. Kaya lang kinatamad ako, eh. Parang ayaw kong lumabas ngayon. Di ba may gagawin tayong project? Hayaan mo natin yun. Dahil matagal pa ang submission. Kaya kailangan na mag-relax tayo. Ikaw talaga ang hilig mong maglakwatsa. Sana mag-aral ka muna. Yan muna ang asikasuhin mo. Para naman matuwa ang mga magulang natin. Hindi bali. Isang taon na lang ay matatapos na tayo. Kaya dapat maglakwat sana tayo paminsan-minsan. Teka, sino ba yung nag-iimbita sa'yo? At anong okasyon yon? Eh, Juan kasi. Ikakasal yung pinsan ko na si Daisy. At may sayawan. Ah, yes, friend. Pupunta tayo. Total, wala naman tayong pasok bukas. Kaya kahit mapuyat tayo, ay walang problema. Baka makilala ko na ang Prince Charming ko. Sinasabi ko na nga ba, eh. Yan ang plano mo. Ang makabingwit ng manliligaw. Oo naman. Tamang-tama na. Para pag nag-graduate tayo, ay may mag-blow out sa atin. At magsasabit ng roses, di ba? Mayroong dala isang tapat na hangarin at pangarap.
Aba, apo, nakabihis ka. Gabi na, pero lalabas ka pa. Saan ka ba pupunta? Kung po, Lola, may dadalawan po kami na sayawan. At inimbita niya ako, kaya sasamahan ko po siya. Naku, apo, kasama mo na naman ang matalik mong kaibigan. Alam mo naman na pinagchichismisan na kayo. Lola, hindi ko na pinapansin ang mga marites na yan. Inggit lang sila. Tsaka wala kaming masamang ginagawa. Hindi gaya ng mga istambay dyan na pag nakainom sila ng konti, gumagawa na ng gulo. Apo, huwag ka sanang makisali sa mga basagulero para malinis ang pagkatao mo. Opo, Lola. Kaya po hindi ako nakikisama sa mga taong yan eh. Para hindi po ako mapintasan ng mga tao. Oo naman, apo. Pinalaki ka namin ng lolo mo na isang mabuting tao para walang masabi ang mga taong nakikialam sa buhay ng may buhay. Apo, mag-ingat kayo ng kaibigan mo ha. Pag may napansin kayo na hindi maganda ang pakikitungo sa inyo, umiwas na kayo. Opo, Lola. Lagi ko pong tinatanda ng mga bilin ninyo sa akin. Sige po, at alis na ako. Baka naghihintay na sa akin si Edo. Lumabas pa si Daddy sa kwarto niya para makapagpaalam ako sa kanya para makadalo sa sayawan sa kasal ni Daisy. Sa bagay, alam ko naman napapayagan ako ni Daddy na pumunta. Hindi ba, Daddy? Kasama ko naman si Mary at may driver naman kami na magmamaneho ng kotse. Sana hindi pa natutulog si Daddy. Oh, Sandra, iha. Akala ko ba inasalog ka na ng kwarto ba? Teka, may pupuntahan ka ba? Opo, magpapaalam sana ako sa inyo eh. Ngayon po ang bisperas ng kasal ni Daisy at iniimbitahan ako na makipagsayawan. Oo, iha. Tumawag siya sa akin kahapon at pinagpapaalam ka niya. Sige, iha, pumunta ka. At kasama ba si Mary? Opo, Dad. Siya po kasi ang mapilit na pumunta dahil naboring na po sa isang linggong pag-aaral namin at laging may short exam kami. Ganun ba? Pakisabi na lang sa pinsan mo na bukas na ako dadalo para makisaya sa kasal niya. Sige po, Daddy. Sige po, matulog na kayo para makapagpahinga na rin kayo. At alam ko na maaga pa kayo magigising bukas. At sasabihin ko kay Kuya Masi na alis na kami mamayang alas 8 ng gabi. Paring Edo. Dami nilang bisita. Tsaka purong isisikyan ang bisita nila. Oo. Dahil may nagbalikbayan na pinsan ko rin. Kaya sigurado, ang daming kamag-anak na hihingi ng pasalubong. Tama ka, pare. Dahil sa hirap ng buhay, talagang susugod ang mga yun para sa pasalubong. Pare, tignan mo dun sa may lamesa sa tabi ng mga bulaklak. Tignan mo. Ha? Pare, nakita mo din pala ang babaeng kanina ko pa tinitingnan. Ha? Ang ganda niya, no? Ang ibig mong sabihin, pare, pareho lang nakita natin. Ang ganda niya, di ba? Oo nga eh. May kasama rin na maganda. Kaya kailangan na makilala natin. Pero paano? Kailangan na may magsasabi sa kanila. Ang hina mo naman, pare. Ha? Kung gusto natin na makilala ang babaeng yun, dapat ay lumapit tayo sa kanya. Sige, halika. Lapitan natin sila para makilala natin. At baka pwede natin siyang isama sa grupo natin.
At magiging mas masaya tayo kung may bago tayong kaibigan na madadagdag sa grupo. Lalaki. Kanina pa sila nagtutulakan. Gusto yata nilang lumapit sa atin, pero nahihiya yata sila. Huwag mo silang pansinin. Kunwari, hindi natin alam na tinitingnan nila tayo. Ang gwapo nila, no? Sana lumapit sila dito para makilala natin, para may kaibigan tayong bago at saka mga gwapo. Ikaw talaga, ang hilig mo sa gwapo. Baka mga palikerong mga yan. Kaya huwag kang basta-basta maniniwala sa mga pambubola ng mga yan. Naku, ang friend ko talaga. Nagpayo siya kahit wala pa siyang nobyo. Para ba ang dami mo nang alam tungkol sa mga nanliligaw na lalaki? Oh, bakit? Hindi mo ba napapanood sa TV at sa pelikula ang mga ganyan na bagay? Dapat may alam ka para hindi ka nila lukohin. Oo na, panalo ka na, friend. Talagang believe ako sa'yo. Pero baka mamaya ma-inlove ka, hindi mo na alam ang iyong gagawin para kang nakalutang sa ulap sa tindi ng iyong saya. Pambihira ka naman, oo. Anong akala mo sa akin? Atat na ma-inlove. Hindi mangyayari ang iniisip mo, ano, dahil hindi pa ako handa na magmahal. Gusto ko munang mag-aral, gusto ko munang gumraduate at humanap ng trabaho para mapakinabangan ako ng aking mga magulang. Ikaw ang bahala. Kung yan ang desisyon mo, hindi naman kita pwedeng pigilan, no? Bay Sharang, malalim na ang gabi. Wala pa yung apo natin. Saan ba siya pumunta? Nagpaalam ba siya sa'yo? Oo, Cardo. Niyaya na naman ng kanyang mga kaibigan. May dinaluhan silang sayawan dahil ikakasal yung pinsan ni Ido. Akala ko, gumala na naman sila ng kanyang kabarkada. At sigurado na ay uumagahin sila sa pag-uwi. Walang lakad ang grupo nila, kaya hindi yun uuwi ng umaga. Kaya matulog na tayo, dahil hihati din siya dito ng kanyang mga kaibigan. Ay, ganun ba? O sige, halika na doon sa kwarto at matulog na tayo para hindi na tayo mapuyat. May lakad pa ako bukas. Ay, oo, Cardo. Sige, mauna ka na at isasarado ko muna ang mga bintana at yung pintuan. Pero dito muna ako sa sala para mabuksan ko ang pinto pagdating ni Benny. Sige, ikaw ang bahala kung gusto mong magpuyat. Pero ako, hindi ko na kaya. Kaya mauna na akong matulog dahil talagang inaantog na ako. Sige, ikaw na ang bahala dito. I'll be with you for the rest of my life. Ayan, lumalapit na sila sa atin. Naku, mas lalo pala silang gwapo sa malapitan, no? Huwag kang kinikilig dyan. Baka mamaya isipin nila na ang landi-landi natin. Ay, mga miss. Pasensya na kayo ha, kung lumapit kami sa inyo. Siya nga pala, pwedeng makipagkilala sa inyo. Oo naman. Ako si Mary at itong kaibigan ko, si Sandra. Kinagagalak namin kayong makilala. At ito rin kasama ko ay kaibigan ko rin, si Edo.
Ay, mabuti naman. Hello? At lumapit kayo dito. Kasi wala pa yung pinsan ni Sandra. Nasa loob pa. Teka, sino bang pinsan ni Sandra? Si Daisy ba? Ah, oo. Tama ka dyan, Benny. Ah, sana kayo na lang ang partner namin. Mamayang sayawan, ha? Ah, yun din sanang sasabihin ko sa inyo eh. Ah, pwede ba kaming makipagkaibigan sa inyong dalawa? Para madagdagan ang aming grupo. Oo, bakit hindi? Sa tingin ko ay mabuti naman kayong tao. Oh, friend, hindi ka nang umimik dyan. Pasensya na, dahil ako na lang ang nakikipag-usap sa inyo. Oh, halika. Friend, makipag-usap ka naman sa kanila. Ikaw ha, hindi ka tumigil sa kasasayaw mo kanina. Sigurado na nag-enjoy ka ng husto. Ay, oo naman. Siyempre, mga gwapo yata ang kasayaw ko. Di may gana akong sumayaw. Naku, ngayon ko lang naranasan ang saya ng may bago kang kaibigan. Pero huwag ka namang magpahalata na gustong-gusto mo sila para hindi nila sabihin na ang landi-landi mo. Paano naman? Masaya ako eh. Anong gagawin ko? Itatago ko ang nararamdaman ko. Mas mabuti na nakikita nila ang tunay na ugali kaysa tahimik ka, pero nasa loob naman ng kulo. Ewan ko sa'yo. Ikaw ang bahala. Ah, mabuti pa. Umuwi na lang tayo dahil lumalalim na ang gabi. Gusto ko lang magpahinga. Ikaw kasi, dinamay mo pa ako. Ha? Anong ibig mo sabihin, Sandra? Ano bang ginawa ako? Hindi ko alam. Alam mo, pag sumayaw ka, gusto mo, pati ako, kasali. Kaya, irereto mo dun sa kasama ni Benny na sumayaw din kami? Ayun ba? Ayaw mo niyan? Pareho tayong hindi na bakante. Lagi tayong nasa sayawan, pero napagod din ako eh. Kaya lang, sulit naman. Dahil masaya ako. Ganon din sa'yo, di ba? Salamat. Natapos din ang sayawan. Makakauwi na tayo, Mary. Kakapagod. Sandra, may sasabihin sana ako sa'yo. Sana, huwag mo naman akong hiyain, ha? Ano ba yun? Sige, sabihin mo. Kung pwede, bakit hindi? Kuwan kasi, Sandra. Malalim ng gabi. Tsaka, dalawa pa kayo na babae. Wala kayong kasamang uuwi. Ha? Eh, Kwan, pwede Benny? Ba kaming maghatid sa inyo ni Edo? Para alam namin na ligtas kayong makakauwi sa bahay ninyo. Eh, may ano kami, yung aming... Pag-iusap naman, Sandra. Pumayag ka na maihatid namin kayo. Dahil may dalala kang sasakyan ni Edo. O ano, payag ka ba? Pumayag kaya si Sandra na ihatid ni na Benny at Edo. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasisayang na ipinadala ni Benny dito sa ating dulaan. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman,
Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.